hindi lamang sa pagsasaka dapat ipadadala ang pasabi, ang written notice na ipagbibili na ng may-ari ng lupa. Yan pong lupang sinasaka ng magsasaka. E ano ba? Ano ba? Kailangan po padalhan din ang Department of Agrarian Reform. Yan. Gano'ng katagal ang palugit na ibibigay diyan po sa magsasaka para mabili niya ang lupa? Gano'ng karami ang panahon na ibibigay sa Department of Agrarian Reform para matulungan yung magsasaka na mabili yung lupang sinasaka niya pero nais na ipagbili ng may-ari sa ibang tao? Yan. Gano'ng katagal? Sabi po ng Sections 11 and 12, Republican 3844, bibigyan ng 180 days yung magsasaka at ang Department of Agrarian Reform para mabili yung lupang yan. 180 days, gano'ng karami yun? 180 taon. Pakikwento mo nga, birds. Birds ng dao. Melanie Hinda. Sino pa? Roxanne Tabanya ng Palawan. Sino pa? O sige, basta kayong mga nakikinig sa akin, ha? Dito sa DYKA at mga nakikinig sa Buanga at Katmalogan at sa iba't ibang lugar. Pakikwento nyo, 180 days. Gano'ng buwan nyo? Ilang buwan nyo? 180 divided by 30 equals 6 months. Kita mo na, tagal din pala, no? Tagal din pala, no? 6 months ang ibinibigay na palugit sa magsasaka upang mabili niya ang lupang yan. Now, paano po kung walang pera ang magsasaka? Paano kung wala siyang naitabi para mapambayad niya yan sa lupa na kanyang sinasaka pero nais ng may-ari ay pagbili na sa ibang tao? Ano po mangyayari? Ano po gagawin? Ang gagawin po dyan, yung Department of Agrarian Reform makikipag-usap sa Land Bank of the Philippines. At yung Land Bank of the Philippines ang magpapaluwal muna ng pera, ibibigay doon sa may-ari ng lupa, at pagkatapos, ito na ang siyang magiging may-ari ng lupa, hahawakan ng lupa, bilang ipinagbibili naman dyan sa magsasaka. Nakuha po ninyo? Nakita ninyo? Yan po yung katotohanan dyan. So, hindi po kawawa ang magsasaka. Meron pala siyang 180 days para bilhin ang lupang yan. At kung sakaling wala siyang pera, bibigyan siya ng tulong ng Department of Agrarian Reform at ng Land Bank of the Philippines. Yan. Maniwala ito, ha? Republic Act 3844 ang batas na nagsasabi yan. Attorney Batas Mauricio, paano kung naipagbili ang lupa na hindi sinasabi sa magsasaka? Walang pasabi, walang written notice sa magsasaka. Ano mangyayari? Magkakaroon po siya ng karapatan bawiin ulit yung lupang yan mula sa pinagbilhan. Yan. Ganun po niya. Ano po ang tawag sa kasong yan? Ang tawag sa kasong yan, Petition for Redemption of Agricultural Property. Maliwanag po ba? Maliwanag. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Yan. Nagpapasalamat tayo sa mga magsasakang nanonood sa atin. Dito po sa cable TV nito, nanonood sa atin sa Batas Internet Television at nakikinig sa DYKA, DYMS at DXAS at sa iba niyo pa ang mga impilan ng radyo. Ayan. Wala na po tayong oras. Konting minuto lamang. Tama ba itong aking reunion? Alasis may chico? Okay. Alright. Sige. Kung ganun po, ito na. Diba ko na tayo sa iba pang mga bahagi ng ating palatuntunan. At dito po tayo sa ating batas ng Diyos. Yan. Bahagi ng palatuntunan. Kakabi mo ang batas bago magtapos. Ito po ang ating batas ng Diyos. At basahin po natin ang pinapadala ng ating mga tagapakinig dito dahil ang maganda po ng kanilang mga pinapadala rito, ha? Ito po, ito pong isa. Ito pong isa. Tingnan natin. Galing naman po ito ng awit, 16:5. Ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay, lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Yan, napakaganda po nito. Papuri at awit ng pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Yes. Sabi niya, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Diba? Kung tayo po ay susunod sa utos at tuntunin ng Diyos, itatampok niya tayo sa lahat ng mga bansa. At pagkatapos, tayo po ay bibigyan niya ng mga pagpapalang na kasulat sa Biblia. Ano ba mga pagpapalang? Masahin po niyo, Deuteronomy 28:3-14, yung mga pagpapalang yan. Sabi niya, ang isa sa pinakatampok dyan, pagpapalain ng Diyos ang lahat ng inyong gagawin. Padadalhan niya kayo ng ulam sa kapanahunan. Ang impakan niya ng pagkain. Naku, hindi mawawala ang inyong mga hayop at mga kabuhayan, lalo pang uunlad habang lumalakad ang mga araw. Kung makikinig lamang kayo sa tinig ni Yahweh na inyong Diyos at susunod sa kanyang mga utos. So, palagi at palagi natin tinatanong, bakit ba tayo nagtsitsaga sa buhay na mahirap?
Bakit ba tayo nagtitiyaga sa buhay na salat na salat? Bakit ba tayo nagtitiyaga sa buhay na may pagdurusa? Sa buhay ng ating mga katawan ay may sakit at karamdaman. Maaari naman natin iwasan ang lahat ng ito. Maaari naman natin ayusin ang lahat ng ito. Parang paraan? Hindi sa pagnanakaw, hindi sa pandarambong, hindi sa panluloko, kung hindi kapag mamagitan ng pag-alam ng mga utos at tuntunin ng Diyos. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia at pagkatapos pagsunod sa mga utos at tuntunin niya. Sabi nga ng Josue 1.8, nang lumagtipan ang Biblia, Josue 1.8, ano nakalagay doon? Huwag mo kaliligtaang basahin ang aklat ng kautosan. Pagbulay-bulayan mo ito araw at gabi. Nang sa ganun, masunod mo ang lahat ng nakasaad doon at pagkatapos, giginhawa ka at lalawin ang iyong buhay. Paano daw giginhawa at lalawin ang buhay natin? Tayo daw po ay dapat hindi nakakalimot magbasa ng aklat ng kautosan ng Biblia. Tayo daw dapat ay nagbubulay-bulay, nagdidili-dili, iniisip-isip, nililimi-limi ang mga salita ng Diyos araw at gabi. At pagkatapos, sinusunod ang lahat ng ito. Hahaba ang buhay natin. Ibig sabihin, mawawala ang mga sakit natin. Magiging maganda ang kalusugan natin. At ang lahat ng ating kailangan sa atin ay ibibigay. Salamat sa Diyos. Salamat ni Jesus. Siya po kabuhayan ang ating panlilingkod ngayong araw na ito. Araw na ginawa ng Diyos. Kaya tayo magalak, magdiwa, magbigay papuri sa dakilang lumikha sa lahat ng ating iniisip, sinasalita at ginagawa. Salamat po, Father John Pebrero, sa patuloy na pagbibiyayaan sa kakabibong bata sa BYKA. Salamat po, Pastor Emma Aquino. Yan po sa DXAS, sa Paris Broadcasting Company, sa Buaga City. Salamat po, DYMS Action Radio Kanbulogan, Station Manager Johnny Finabor, sa inyong patuloy na suporta sa ating po palatuntunan. Salamat din po sa iba't ibang pang mga himpilan ng radyo na nagdadala na po ng ating palatuntunan sa kanilang mga himpilan. Yan, salamat po sa inyo. Lalong dumadami, magdaan ang araw sa tulong at awa ng Panginoong Diyos. Salamat din sa Cable TV na ito na kung saan ako inyong napapanood ngayong araw na ito. Salamat po sa mga may-ari. Salamat po sa mga namamahala. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. Salamat din sa Batas Internet Television kaya ng www.batasradio.com. Salamat ginoong Wilson C., ginoong Hazel Pamarico sa inyong pagsubaybay. Muli ako po si Batas, Attorney Batas Maurice, minsan pa nananalangin ko lang. Sumali ang pagpapala, paggalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos ngayon at magpakailanman. At ako pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Minsan pa nagpapalala, kakampi mo ang Batas. Doon binisalamat si Ginoo sa araw ni Jesus. Pahit nga, bawa yung buktag na yung pagkaldo niya. Mayroon po, kagayong nagtagapsa.